guys, and just nanonood. Kaya ako tumatawag ng hello guys kasi mayroon akong mga tinuruan sa takban na nanonood din ng video ko. And yung mga friends ka sa FB, may nanonood din sa akin. And thank you sa inyo. Panunod, lalo na kay Lester at saka din sa mga tropa ng ano, sa hanin ng mga chismosa. And alam nyo ba, nung high school ako, ito nga ay ano na, revised na siya 2006. So, revised edition siya ng Quezon National High School. Kung saan doon kasi ako nag-aral ng high school, secondary. And dito sa IAM, yan, makikita nyo ito yung logo namin. So, nag-high school ako, first year, second year, third year, fourth year. Kapag ang ginagawa ko, bumibili ako ng mga ganito, yung mga yellow phone book kasi kinukuha ko yung mga contact number ng mga, yung landline, kasi usa pa yung ano, landline yun eh. So, yung kusan nakatala si kaklas ko, yung kaya si kaklas ko. Then dito kasi, merong ano, telephone number, tapos cellphone number, tapos yung email ad yung ano, kasi dapat ang nakalagay dito yung kung sino yung may-ari. Then, ayan. So, sabi ko sa anak ko, kapag nag-high school siya, sumali siya sa mga student activities ko yung kagaya niya, no? Student publication, school club, service club. So, marami namang ano eh. Marami namang, dati nga meron ka pa yung Filipino club, science club, math club, tapos girl scout, tapos boy scout, tapos yung ano yung escort, tapos yung cult, tapos junior police, tapos CAT. Yun, bali na kapag CAT ako ng Quezon National High School, pero hindi ako nung nag-college naman ako sa SLSU. Dati kasi luma siya yung Southern Luzon Polytechnic College. So nag-ROTC ako since 1998-1999 nakapag-ROTC ako. Then, high school naman nakapag-CAT ako. Kaya, ngayon kasi medyo binabalik na yung ano. O, hindi ko na alam kung anong update ngayon dun sa ROTC. Kung mandatory na talaga siyang gagawin ngayon sa, ano, sa college and university. So, yun yung ano, yung history ng Quezon National High School. Dati kasi Tayabas High School today, now Quezon National High School. So, dati ang principal namin yon si Mr. Sibilla. Yun, tapos, ang ganda na ngayon. Yan. So, ito yung alma mater namin. Then, nung ako yung school, mula first year, second year, third year, fourth year, third year yan. Lahat niyan, first year, second year, third year, fourth year. Lahat ng klase ko, kinuha ko yung ano niya, yung kung anong letter niya, bawa, letter D. Ayan. Special, ano. Unang buklat ko lang, letter D. Diba, pangalan niya ay Dennis. Susunod ko na yung pangalan niya dito. Tapos yung number niya, landline, tapos anong address niya. Yun ang ginagawa ko nung panahon, kapanahonan ko, nang nag-aaral ako ng high school. Kaya naman, nung time na yun, lahat ng contact number ng classmate ko, na ano kasi natatawagan kasi, merong landline ako sa ako nagtatrabaho, tawag ako ng tawag nung empleyado pa ako, ngayon hindi na kasi. So, ngayon wala na akong background sa kanila. And hindi ko na rin alam kung nasaan na ngayon mga klase ko. So, pag nagkaroon ng reunion, pinaka-kompletong student do sa isang section, sa yung may gantimpala o prize. Then, yun, sabi ko, nung high school ako, doon ako nag-aaral sa Quezon High, kaya pinikwento ko sana ako na doon siya mag-aaral ng high school. So, yun lang, binablog ko siya, and thanks for watching my vlog, and God bless po sa mga panood ng video. Bye-bye!